Millicent's point of view. Nandito ako ngayon sa aking kondo. Masaya ako dahil sa mga nakikita ko ngayon sa sala. Punong-puno kasi ng mga paper bags na paniguradong binili ni Luke para sa akin. Hindi pa man ako tuluyang nakakalapit doon. Napasinghap na lamang ako nang maramdaman ko ang kanyang kamay sa aking bewang at niyakap niya ako. Luke! You like what you saw? Malambing niyang tanong sa akin. It's all yours. Hinalikan niya ako sa pisngi. Grabe, ang dami naman ito, Luke. Sugar daddy talaga kita. Humalakak ako sabay harap sa kanya. Kita ko na seryoso ang kanyang tingin. Joke lang naman, mahal ko. Ayaw na ayaw niya kasing tawagin ko siyang sugar daddy, kahit yun naman talaga siya. Bukod kasi sa malaking agwat ng edad namin, palagi niya rin akong ini-spoiled mula sa damit ko, pagkain ko, hanggang sa condo unit na ito na siyang bigay niya sa akin. Kulang na nga lang ay paaralin niya ako sa sobrang mapagbigay niya. 3 buwan pa lamang ang aming relasyon ngunit masyado kaming naging mabilis. Nakilala ko si Luke sa bar na tinatrabahuhan ko. Isa siyang businessman. Nagka-intere siya sa akin nang kausapin ko siya roon. Walang landian, just talking. Ngunit simula noon, ayaw na niyang tumigil sa pakikipag-usap sa akin hanggang sa nagkarelasyon na kami. Hindi ko pa ibinubuka ang hita ko sa kanya. Kahit halos ibigay na niya ang lahat ng luho ko sa akin. Halik lang muna ngunit alam ko kung gaano siyang kasabik na matikman ako. Pero nakalak muna. I hope you like all of that. Wika niyang muli. Ako ang bumili niyan, galing sa ibang bansa. Ang sweet mo naman. Ngumiti ako sa kanya at humawak sa balikat niya. Diba, malapit na yung birthday mo? Anong plano mo? Halos yumakap na ako sa kanya. Hindi mo ba ako ipapakilala sa pamilya mo? Mukha siyang nabalisa sa tanong ko kaya't sumimangot ako. Wala kang balak? Of course may balak akong ipakilala ka. Anya. Pero masyado pang maaga. Kailangan ko ng tamang oras. Agad ko yung naintindihan. Siyempre bago pa lang kami kaya't alam ko na kailangan niya rin ng perfect time. Ako? Wala akong maipakikilalang magulang sa kanya. Deads na kasi. Okay. Kahit 10 taon na agwat nating dalawa, para ka pa rin talagang baby. Pabiro kong pinisil ang kanyang pisngi. Pero sa birthday mo, anong gagawin natin? Malay mo, baka iregalo kong sarili ko sa'yo. Gumisi siya sa akin. Hindi ba pwede ngayon? Hindi mo pa nga birthday eh. Tumikhim siya. I don't have plans yet, Millicent. Pero baka wala ako rito eh. Medyo busy ako sa business. Bumuntong hininga ako. Okay, I understand. Kumain na nga tayo. Nagluto ako para sa'yo. Humalik siya sa pisngi ko bago niya ako inakbayan patungo sa dining area para kumain kami ng hapunan. Isa lang naman akong simpleng babae. Walang ibang pangarap kung hindi ang guminhawa lang ang buhay. Yung walang pinoproblema. Yung makakain ako ng 3 beses sa isang araw at makakahiga sa maayos na higaan. Sa 20 years ko dito sa mundo, practical na agad ang pangarap ko. At dahil sa boyfriend ko na si Luke, mukhang unti-unti ko na yung natutupad. Mapera si Luke pero hindi naman ibig sabihin na pera ang habol ko sa kanya. Siyempre, gusto ko yung tao. Kahit 10 taon ang agwat namin, attracted din naman ako sa kanya. Wala na akong pamilya. Yung mga kamag-anak ko naman, ayaw sa akin dahil pokpok raw ako. Masyadong matabil ang mga dila nila porket sexy akong manamit. Pokpok na agad. Sarap pokpokin ang kanilang mga ulo nang matauhan naman sila sa mga sinasabi nila. Sexy lang naman akong manamit dahil sa trabaho ko sa bar. Ngunit sobrang higpit ng lock ko sa petsay ko, no? Never been touched. Never been licked and never been kissed pa ako doon. Kaya sa ginagawa ni Luke sa akin ngayon, parang gusto ko nilang ibigay ang sarili ko bilang kapalit ng magandang buhay na ipinatitikim niya sa akin. Naging busy muli ang aking boyfriend matapos niyang mag-sleep over sa condo. Hanggang halik lang talaga kami dahil stricto ang security sa baba. Pero nakapag-desisyon na ako na sa mismong birthday niya,
pahihintulutan ko na siya sa gusto niya. Nandito ako sa work ko ngayon. Ayaw ni Luke na magtrabaho ako dito dahil kaya niya naman daw akong buhayin. Pero hindi naman pwede yon. Kaya wala rin siyang nagawa kung hindi ang hayaan ako sa gusto ko. Busy na tao kasi si Luke dahil nga isa siyang businessman. Kaya't minsan lang kaming nagkikita. Pero hindi naman niya ako nakakalimutang tawagan na siyang nagpapangiti sa akin palagi. Here's your order, sir. Wika ako sa lalaking customer na nagsuscroll sa kanyang phone. Nilapag ko sa table niya ang isang bote ng alak na may kasamang baso at stainless steel ice bucket na may lamang ice. Thanks. Walang gana nitong sambit habang nasa phone pa rin ang kanyang tingin. Kumunot ang noo ko't napasilip na rin. Nanlaki ang mata ko nang mamataan ko sa kanyang account ang mukha ni Luke. Uy! Boyfriend ko yan ah! Napangiti ako. Nagulantang siya sa biglang pagsasalita ko at napatingin sa akin. What? Tinuro ko ang screen kung saan naroroon si Luke sa isang litrato. Katabi niya ang isang matandang kalbo. Mukhang businessman din kagaya niya. Wala namang account si Luke sa social media dahil hindi niya hilig yon. Pero masaya ako na makikita ang update ng buhay niya sa phone ng ibang tao. Yan! Ngumuso ako. Boyfriend ko! Umangat ang sulok ng kanyang labi nang ibaling ang tingin sa itinuturo ko. Tss! You're fangirling over him? Umiling ako. Grabe ka naman, sir. Hindi ba ako bagay sa kanya? Boyfriend ko nga yung si Luke. Kilala mo ba siya? Nag-igting ang panganyat mataman na kong tinignan. May asawa na si Luke. Hindi po pwedeng may girlfriend siya unless... Millicent! Hindi ko narinig ang sinabi ng lalaking customer dahil sa pagtawag ni Fiona sa akin. Kasamahan ko sa trabaho. Nang tignan ko siya, sinenyasan niya ako na lumapit kaya't nagpaalam ako sa customer at nagmamadaling nilapitan si Fiona. Bakit? Ang swerte mo naman! Mahina niyang pinalo ang balikat ko. May pa-grand birthday palang boyfriend mo na si Luke eh. Kumunot ang noo ko. Ha? Pinakita niya sa akin ang isang invitation card. Ito oh, inutusan ako ng isang kakilala ni boss na ibigay sa boss natin. Invited siya sa birthday ng nobyo mo. Tinignan ko ang invitation card na hawak niya. Pangalan nga ni Luke ang nakalagay. Ito ba ang plano niya sa birthday niya? Bakit hindi ko alam? Baka surprise. Napangiti ako. Uy! Niyugyug ako ni Fiona. Baka naman pwedeng makahingi ka ng ganito sa boyfriend mo para invited din ako. Susubukan ko ah. Hindi ko alam yan eh. Masyado kasi siyang naging busy. Tatanungin ko siya kapag nagkita muli kami ah. Nag-asikaso muli ako ng ibang customers dito sa bar. At habang ginagawa ko yon, ramdam ko ang pagtitig ng isang customer na kausap ko kanina. Kumunot ang noo ko na ibang tingin ko sa kanya. May kailangan ka po, sir? Tanong ko sa kanya. Nailagay niya ang kanyang hintuturo sa kanyang labi at nakadekwatro pa siyang nakaupo sa kanyang upuan. You are really pretty, huh? Hindi ka dapat nagkakandara pa sa kuya ko. Namilog ang mata ko't agad lumapit sa kanya. Kuya? Kuya mo si Luke? Yup. Tinapik niya ang katabi niyang upuan. Sit here. Agad akong umupo pero hindi sa tabi niya. Tinignan ko siya ng maigi. Magkamukha nga sila ni Luke pero younger version. May kapatid pala si Luke? Di ko alam yan ah. Masaya kong sabit naglahad ng kamay sa kanya. Ako nga pala si Millicent, girlfriend ng Kuya Luke mo. Tinignan niya lang ang kamay ko at maya-maya'y biglang natawa. Pero alam kong sarkastiko ito kaya't napawi ang ngiti ko at biglang kinabahan. Naibaba ko na rin ang kamay ko. Are you sure you're his girlfriend? Taas kilay niyang tanong. Oo! Confident kong sabi. Kahit magtanong ka pa sa mga katrabaho ko. Hindi man ako mayaman pero kahit papano, disente akong babae no. Di ka ba naniniwala na girlfriend ako ng Kuya Luke mo? Kita kong pagkadismaya niya. I think you should break up with him. Umawang ang labi ko. Huh? I don't like you for him. You are too young. Tumanguna siya at naglapag ng tip sa lamesa. This is for your own good. Break up with him.
before it's too late. Umalis na siya't pagkatapos niyang sabihin yun ay iniwan akong litong-lito. Kapatid ba talaga yun ni Luke? Parang hindi naman. Sama na ugali eh. Napailing na lamang ako't kinuha ang tip na medyo malaki. Kaya nawala agad ang inis na nararamdaman ko sa lalaking yun at nagpatuloy na lamang sa aking trabaho. Hindi ko makontak si Luke. Ilang beses ko pang sinubukang tawagan siya pero hindi talaga makontak. Wala rin naman siyang mga social media accounts, kaya't hindi ko rin siya ma-reach out doon. Isang linggo na siyang walang paramdam sa akin. Palagi rin ako naghihintay sa kondo niya pero wala siya. Malapit ng kaarawan niya at nagtatampo ako dahil hanggang ngayon, wala akong alam sa birthday party niya. Mabuti pang ang ibang tao alam tapos ako na girlfriend niya. Wala. Pasensya ka na Fiona. Hindi pa kami nagkikita ni Luke eh. Kaya hindi kita mabibigyan ng invitation card. Wala nga rin ako eh. Baka busy talaga siya. Paliwanag ko nang pumasok muli ako sa trabaho. Ayos lang. Gumisi siya. Isa ako sa na-hire bilang staff doon oh. Mabuti't malakas si boss. Makakapasok ako sa birthday ng nobyo mo. Talaga? Napakurap-kurap ako. May bakante pa ba? Nge, huwag mo sabihing magiging staff ka rin doon. Ingot ka ba? Girlfriend ka kaya't naroroon ka bilang bisita. Tumawa siya. Eh, gusto ko eh. Palusot ko. Bukas na kasi yun at hindi ko pa rin makontak si Luke. Kung wala pa rin si Luke, susurprasahin ko na siya roon. Duda naman niya akong tinignan. Wala siyang magawa kung hindi ang pagbigyan ako. Nabigyan nga ako ng slot bilang staff sa birthday ni Luke, ng boyfriend ko. Hindi ko maiwasang makabusangot buong trabaho. Grabe, girlfriend ba talaga ako ni Luke? Bakit hindi man lang niya sinasabi sa akin tong party niya? Bukas ang birthday niya. Nakakatampo. Kakainis. Halos padabog kong inilapag ang bote ng alak sa lamesa ng isang customer sa inis. Pag-angat ko ng tingin, natauhan ako nang makita ko na naman ang lalaking nagpakilala bilang kapatid ni Luke. Gabi-gabi na siya rito. May bala ka bang basagin ang alak ko? Sorry. Napaayos ako ng tayo at tipid nang ngumiti sa kanya. Narito na po ang order niyo, sir. What's with your smile? Parang hindi ka pa masaya na nandito ako ah. Ha? Huh? Did you break up with Kuya Luke? Nakuha niya agad ang interes ko. E paano kung ibe-break ang Kuya Luke mo kung hindi naman siya nagpaparamdam? Inis kong sabi. Nakakainis? Hindi man lang ako inimbitahan sa sarili niyang birthday? And why would he invite you? You're just nothing to him. And you're not his family. Ano bang problema ng lalaking to? May galit ba siya sa akin? Leche siya? Malamang, eh girlfriend niya ako. Bakit hindi niya ako iimbitahan ha? Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Ilang araw na niya akong binabaliw. Alam mo ba kung nasan ang kuya mo? Kung kuya mo nga talaga siya? Tumuon ang atensyon niya sa akin. He's with his wife. Natigilan ako. Ha? Napaatras ako sa sinabi niya at saglit na tumigil ang aking mundo. Anong ibig mong sabihin? Umangat ang sulok ng labi niya. My kuya is a married guy. That's why he can't invite you. Girlfriend ka ba talaga niya? Kasi kung ganun, isa kang kabit. Nalaglag ang pangako sa deklarasyon niya sa akin. Nawala na ako sa aking sarili at agad siyang nilapitan at kinwelyuhan. Mabutit nasa madilim na parte ito ng bar kaya hindi kita ang ginawa ko sa kanya ng iba. Para siyang natuwa sa ginawa ko habang nagngingit-ngit ang ngipin ko sa galit. Hindi ako kabet, asik ko. Bawiin mo yung sinabi mo. Napasinghap ako nang hapitin niya ako palapit sa kanya. At tuluyan akong napaupo sa kanyang hita. Agad kong binitawan ng kanyang kwelyo at aalis na sana ngunit hindi niya ako hinayaan. Mas naging malalim ang kanyang tingin sa akin. Gusto mo bang malaman ang katotohanan? Ipinakita niya sa mukha ko ang isang invitation card. You're invited. Be my date sa birthday party niya. Magpunta tayo ron.
It's a masquerade ball kaya't matatakpan ang mukha mo. Nagkatinginan kami. Kita ko ang paglapad ng kanyang ngisin nang tanggapin ko ang invitation card. Kinagat kong ibabang labi ko at kasabay nito ay ang pangingilid ng luha sa aking mga mata. Hindi nga ako kinontak ni Luke hanggang sa kaarawan niya. Mabuti pa si William na kapatid ni Luke, nagbigay ng imbitasyon para sa akin. Kahit hindi niya man niya ako kilala, binigyan niya ako. Para daw sana yun sa kadate niya pero ibinigyan niya na lang sa akin dahil mas kailangan ko. Hindi ko maiwasang masaktan. Kahit 3 buwan pa lamang kami ni Luke, ramdam ko na mahal niya ako. Ramdam ko na mahalaga ako sa kanya, kaya nga niya ako binibigyan ng mga luho niya. Pero kung iisipin, kung totoo ang sinasabi ni William na may asawa na si Luke, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala sa isipan kong maging kabit ng isang mayaman. Kahit sobrang gusto kong guminhawang buhay ko, wala sa listahan kong maging kabit. Kaya siguro hindi niya ako maipakilala. Kaya siguro hanggang kondo lang ang dates namin. At kung lalabas man, gabi pa. Kasi baka kabit nga talaga ako at may asawa siya. Kaya siguro hindi rin ako invited dahil tinatago niya sa akin na kasal na siyang tao. Buti naman at nabigyan ka na ng invitation card. Masayang wika ni Fiona sa kabilang linya. Sinabi ko kasi sa kanya na hindi na ako tutuloy sa racket niya dahil binigyan na ako ni Luke kahit hindi naman totoo. Gusto ko lang pabanguhin ang pangalan niya para hindi siya mapahiya sa kaibigan ko. Ang weird lang din kung staff ka sa mismong birthday ng boyfriend mo, no? Pasensya na, Fiona, ha? Sana ayos lang. Oo naman, may kapalit naman agad eh. O sige, magkita na lang tayo dun, ha? O sige. Pagbaba ko sa tawag ay napabuntong hininga ko. Tinignan ko si William na nakatingin na sa akin. Nasa sasakyan na niya ako. Suot ko na ang gown ko para sa birthday party ni Luke. Si William ang nag-provide ng suot ko at bumagay ang suot niyang tuxedo sa akin. Gumawa po si William. Kung hindi lang ako nahulog sa bitag ni Luke, baka ito ang nagustuhan ko. Bata pa at mas may charm. Pero hindi dahil mukhang babaero, ah. Hindi ko lang alam kung bakit niya ako tinutulungan ngayon. Bakit mo nga pala ako tinutulungan? Wala sa sarili kong tanong. Sa totoo lang, pwede mo naman akong hayaan na makalbo ng asawa ni Lu kung totoong may asawa na siya. Pero tinutulungan mo ko ngayon. Sinuot na niya ang maskara niya. I just wanna help. Simple niyang sabi at pinaandar na ang sasakyan. Let's go. Sinuot ko na rin ang maskara na tumakip sa kalahati ng mukha ko at napatingin na lamang sa bintana. Umaasa kong hindi totoo ang sinabi ng lalaking to. First boyfriend ko si Luke at kahit hindi niya ako kinontak ngayong linggo, mabuting boyfriend siya sa akin. Kaya kung totoong may asawa siya at kabit talaga ako, hindi ko na talaga siya patatawarin. William's point of view. We're here. Deklara ko at ipinark ang kotse ko sa parking lot. Sinulyapan ko ang babaeng natahimik lang at mukhang may malalim na iniisip. Umangat ang sulok ng labi ko at wala sa sariling napailing. Hindi ako makapaniwala na maghahanap pa ng iba si Luke matapos kong ipaubaya sa kanya si Christine na siyang ex-girlfriend ko na asawa niya na ngayon. Nagtaksil si Christine sa akin noong walang-wala ako at pinili si Luke na mas matanda pa sa akin ng ilang taon. Winasak nila ako ng husto sa katunayan. 1 linggo pa lang nakakalipas mula nang umuwi ako galing States. May nalaman agad akong karumihan niya na itinatago niya. At ito ngayon yun, si Millicent na walang kaalam-alam sa totoong katauhan ng kanyang lalaking minamahal. Pretend that we're a couple, Miss Millicent. Wika ko muli. Huwag kang bumusangot doon. Matamlay siya na tumango. Okay. Pagdating natin doon, kapag nakita mo ang sinasabi ko, you can do whatever you want. I won't stop you. Napatingin siya sa akin. Talaga? Tumango ako. Kahit na magwala ako? Yes. Seryoso kong sabi. I don't mind kahit sirain mo pa ang birthday niya. Umigting ang pangako matapos sabihin yon. Kahit ipagsigawan mo ang kalokohan ni Luke,
Ikasisi ako pa yun lalo na ngayong kakompetensya ko na siya sa negosyo. Nanatili siyang nakatingin sa akin bago bumuntong hininga. Hindi ko gagawin yun. At nauna na siyang lumabas sa kotse ko. Nakasunod ang tingin ko sa kanya at nagdududa ako sa sinabi niya. Hindi ako sigurado kung wala talaga siyang gagawin. Lalo na't maisasampal na sa kanya ang katotohanan ngayon na kabit talaga siya ng pinaniniwala ang boyfriend niya. Sabay kaming nagtungo sa venue. Humawak siya sa aking braso habang sabay kaming pumasok. Binigay namin ang aming invitation card sa nagbabantay bago tuluyang nakapasok. Napaka-formal ng kaarawan ni Luke dahil isa siyang businessman. Kahit lahat dito'y may mga maskara, kilala ko pa rin sila. Nakita ko ang pagtingin ng mga bisita sa akin, lalo na sa kasama ko. Kita ko ang kuryosidad nila dahil hindi naman ako nagdadala ng babae. Lalo na kung ito ay event ng isang kapamilya. William! Tuwang-tuwang lumapit si Tito Diosdado, isa sa mga businessman na naging malapit na rin sa pamilya namin. You're back! After 3 years and with a date! It's Luke's birthday, kaya nandito ako. Oo nga eh, akala ko'y nagtatampuhan pa rin kayo ng Kuya Luke mo. After all, ikinasal ang ex-girlfriend mo sa kanya 3 years ago. Automatic na napatingin si Millicent sa akin. Napatingin ako sa kanya. Kumurap-kurap siya. Well, baka naman ay ipakilala mo ko sa bagong girlfriend mo. No, malamig kong sabi na ikinagulat niya. I'm sorry, Tito Diosdado, pero pupunta na kami sa table namin. Kita ko ang pagkadismaya niya ngunit tumango pa rin siya. Alright. Naglakad na kami patungo sa table namin at habang papatungo kami ron, pasimple namang kinurot ni Millicent ang aking braso. Ouch! Reklamo ko. Kinagamit mo ba ako? Pabulong niyang tanong. Asawa ni Luke ang ex-girlfriend mo? Pinaghila ko siya ng upuan nang makarating kami at hinarap siya. Yes, but it's all in the past now. Hindi kita ginagamit. I am helping you. O baka naman ay ngayong alam mong may asawa na si Luke, ayos lang sa'yo na maging kabit? Of course not. Padabog siyang umupo. Gusto kong kumpirmahin bago ko ipamukha sa kanyang kalokohan niya. Nagsimula ng party ilang sandali matapos naming maupo. Pasulyap-sulyap ako kay Millicent na ngayon ay manghang-mangha sa mga nakikita. Ngunit agad tong napawi nang makita si Luke na umakyat sa stage kasama ang kanyang asawa na si Christine na nakahawak din sa kanya. Kita ko sa mga mata ng babaeng katabi ko ang sakit sa kanyang nakita. Damn that guy! Nagawa niya pang humanap ng iba? May nadamay pa siyang walang kaalam-alam. Nagsimula nang magbigay ng mga mensahe ang mga malalapit sa buhay ni Luke. Una na ron ang mga magulang ko, mga kaibigan niya, at nang oras na para si Christine ang magsalita. Tuon na tuon ang atensyon ni Millicent sa babaeng nasa stage. To my hubby, paninimula ni Christine. Alam ko kung gaano ka special ang araw na ito sa'yo. Sa loob ng 3 taon natin bilang mag-asawa, ramdam kong pagmamahal mo sa akin. Alam ko na marami kang sinakripisyo para lang sa atin. Sobrang saya ko na sa pagmulat ko, ikaw ang madanatnan ko. Yung mga halik mo, yakap mo, lahat. I love you, Luke Perez. Happy birthday! Lumapit si Christine sa nakaupong si Luke at hinalikan niya ito sa labi. Kahit natatakpan naman ang maskara ang kalahati sa mukha ni Millicent, nakita ko pa rin ang pagtulon ng kanyang mga luha, patungo sa kanyang pisngi hanggang sa dumiretsyo ito sa kanyang gown. Nagpalakpakan ng mga bisita, at itong katabi ko, biglang tinungga ang isang glass ng wine na nasa kanyang harapan. Hey, saway ko sa kanya. Stop that! Hayop ang lalaking yun! Galit niyang sabi habang kuyom na kuyom na ang kanyang kamao. Ginawa talaga akong kabit? Sira ulo siya. Mabuti at kami lang narito sa table namin, kaya walang nakakaalam sa pinaggagawa ng babaeng to. Nang akmang iinom siya muli, inagaw ko na ang wine glass sa kanya at inilayo ito. Hoy, mag-iinom pa ako. Hayop na yan. Kabit ako. Hindi ko tanggap. Hindi ko tanggap yun. Naiyak na siya.
Mr. William Jasper Perez, it's your turn to give a message to our beloved birthday celebrant. Narinig kong sambit ng MC sa stage. Mr. William, tumayo si Millicent at nag-angat ng kamay. Ako, may message ako sa birthday celebrant. Nagbulong-bulungan agad ang mga bisita sa narinig. Pati ang mga nasa stage na sina Luke at Christine ay nalilito. Ngunit walang nakapigil kay Millicent dahil nagsimula na itong maglakad patungo sa stage. Napangisi na lamang ako at inaliw ang sarili sa palabas na ito na siyang kagagawa ng kapatid ko. Gawa ng karumihan niya sa buhay. Millicent's point of view. Dire-diretso ang lakad ko patungo sa stage. Natahimik ang lahat sa ginawa ko at wala rin pumipigil sa akin. Nang nasa stage na ako, kinuha ko ang microphone sa MC na mukhang nag-aalinlangan pa dahil hindi niya ako kilala. Tinignan ko ang MC na umatras na bago ang birthday celebrant na si Luke at ang asawa niya na parehong litong-lito kung sino ba ako. Tumikim ako. Hello Luke! Happy birthday! Tinanggal ko ang nakatakip sa aking mukha at kita ko na nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ko. Birthday mo ngayon tapos hindi mo man lang ako inimbitahan? Nakakatampo tuloy. Who is she, Luke? Nalilitong tanong ng asawa ni Luke. Kita ko na gustong tumayo ni Luke upang pigilan ako ngunit hindi niya magawa. Who is me? Naku madam, baka magulantang ka kapag nalaman mo kung sino ko. Humagal pa ako ng tawa pero mas namumuo ang galit sa puso ko. Pasensya na agad kung masasaktan ka sa sasabihin ko ah. Pero ang asawa mo, tinuro ko si Luke. Ay boyfriend ko. Nalaglag ang panganyat nagsisinghapan ng mga bisita sa narinig. What? Millicent! Tumayo na si Luke pero hinawakan siya ng kanyang asawa para hindi makalapit sa akin. Stop this! Pero hindi na ngayon. Pagputol ko. Siyempre, nalaman ko na ngayon nakabit lang pala ako. Aba, ano bang akala mo sa beauty ko? Pangkabit level lang? Naku madam, tinignan ko ang asawa niya na mukhang konti na lang ay susugod na sa akin. Pasensya na ha, hindi ko alam na may asawa pala si Luke. Mukha kasi siyang single te. Tignan mo, palaging nagtutungo yan sa bahay kung saan ako nagtatrabaho hanggang sa ginawa niya akong girlfriend. Tignan mo, naging sugar daddy ko pa yan. Binigyan ako ng kondo, ng mga damit, pagkain ko, lahat. How dare you? Nagalit na ang asawa. Pigilan niyo yan. Nagsimula na siyang umiyak. Agad inagaw sa akin ang mikropono at may security guard agad ang humawak sa magkabilang braso ko. Bitawan niyo nga ako. Asikot nagpupumiglas. Galit kong tinignan si Luke na mukhang hindi na alam ang gagawin. Hindi ako nandito para ipangalanda ka ng isa kong kabit. Madam ah, gusto ko lang malaman mo na manluloko yung asawa mo. Na ako, na walang kaalam-alam ginawa niyang kabit. Kaya pala hindi ako in-invite sa party na ito dahil kabit lang ako. Nandito ako for confirmation. At totoo nga, wala akong intensyon na makieksena sa relasyon ng iba. Sino ba naman ang may gusto ng may kahate, di ba? Wala. Mga totoong malandi lang ang gustong maging kabit. Poy! Inangat ko ang middle finger ko para kay Luke habang kinakaladkad na ako pababa sa stage at palabas sa venue. Makarma ka sanang lalaki ka. Walang-wala mga luho na ibinigay mo sa akin sa ginawa mo. Manluloko! Hindi mo deserve mag-birthday. Sana huling birthday mo na itong hayop ka. Kinaladkad na ako ng mga security guard hanggang sa makalabas ako sa venue at itinulak nila ako doon. Napaupo ako sa semento dahil sa pagtulak nila sa akin. Inis kong sinuklay ang buhok ko gamit ang aking kamay at sunod-sunod na luha ang tumulo sa akin. Buisit! Sigaw ko't inalis ang takong ko at ibinato sa gate bago tumayo. Sobrang sikip ng dibdib ko. Hindi pa sakto yon. Kulang na kulang pa yon. Mabuti na lang at nalaman ko agad. Mabuti at hindi ko pa naibigay ang sarili ko sa lalaki yon. Dahil baka mas lalo lamang lalaki ang kasalanan ko.
Ang tanga ko at ang kapal na mukha niyang gawin akong koleksyon niya. Nagsimula na akong maglakad palayo. Para na akong namanhid at nawala na ng paki sa paligid. Gusto kong maglasing ngayon. Ito na yata ang solusyon para makawala sa sakit gawa ng pag-ibig. Hey! Napatalon ako sa gulat nang businahan ako ng isang sasakyan. Pagtingin ko sa gilid ko, nakita ko si William sa kotse niya. Agad niya itong hininto at lumabas. Natigilan ako. San ka? Iahatid na kita. Tumulo lalo ang luha sa aking mga mata. Sa impyerno. Susunugin kong sarili ko doon. Lalagpasan ko na sana siya nang hinarangan niya ako at hinawakan sa braso. Napatingin ako sa kanya. May gusto ka ba sa akin? Diretsahan kong tanong. Kasi kung wala, pwede mo na akong hayaan. Nalaman ko ng kabit ako. Wala na kami na kuya mo at maraming salamat sa tulong mo. Tinanggal ko ang kamay niya sa braso ko at saka tuluyan na siyang nilagpasan. Maglalasing ako ngayon tapos kinabukasan, ibebenta ko lahat ng ibinigay niya sa akin. Sayang din naman eh. Hindi naman pwedeng i-keep ko yon dahil galing yun sa lalaking may asawa. Gusto mong uminom? Natigilan ako sa paglalakad at nilingon siya. Hindi siya nakangiti. Seryoso siya. Gusto kong maglasing. Tumango siya at agad na lumapit sa akin. Tara na. Magpakalasing tayo, Millicent. Nagtungo kami ni William sa isang bar na hindi pamilyar sa akin. Pagpasok pa lang namin, halos mabigyan na ako sa lakas ng tugtog. Kami lang yata ang nakagown at nakatuksido sa bar na ito. Muntik na nga akong madapa dahil naaapakan ng mga sumasayaw ang gown ko. Nandito kami sa isang table na may naka-U-shape na sofa. Kami lang dalawa kaya't maluwag ang upuan. Maraming bote ng alak ang nasa lamesa at nasasabik lamang akong inumin to. Cheers! Ani ko at agad nilagok ang isang basong alak at napangiwi dahil sa sobrang tapang. Para sa puso kong wasak! Woo! Nanatili lang nakatingin si William sa akin kaya't sumimangot ako. Wala ka bang planong uminom? Ang daya mo naman! Umiling ako sa kanya at uminom muli ng panibagong alak. Sunod-sunod ang pag-inom ko habang sumasabay na rin ang katawan sa tugtog. Hindi ko na malayan na sa sobrang gusto kong makalimot sa nangyari, ay nalasing ako. You're drunk! Inagaw ni William ang baso ng alak na iinumin ko na sana. Itinabi niya ito at umusog palapit sa akin. Ang KJ mo naman! Gusto ko pa ng isa! Lasing kong sabi at ngumuso pa. Isa na lang! Iuwi na kita, Miss Millicent. Sobrang lasing mo na. Napahawak ako sa kanyang dibdib kaya para akong nakuryente. Tinignan ko siya at kita ko na seryoso ang kanyang tingin sa akin. Kamukha mo talagang manlulokong yun! Tinapik-tapik ko ang kanyang mukha. Hayop siya! I am better. Medyo iritado niyang sabi. Hindi ako manluloko. Huwag mo akong itutulad sa kanya. Talaga ba? Malambing akong ngumiti. Eddie, ikaw na lang sana. Pumungay ang kanyang mga mata at naramdaman ko na lamang ang kanyang kamay sa aking bewang at inilapit ako lalo sa kanya. Halos sumandal na ako sa dibdib niya sa kalasingan. Nakaramdam na rin ako ng kakaiba kaya kinakailangan ko siyang itulak. Sana ako na lang. Tumango ako at itinulak siyang palayo sa akin. Lumayo ka nga. Iinom pa ako eh. Lintik na look na yun. Akala niya? Lalandi ako ng iba. Wait lang siya. Wait lang talaga siya. Tumayo na ako at napagdesisyonan na magtungo sa dance floor para maghanap ng bago sa buhay. Ngunit hindi pa nga ako nakakahakbang. Pinigilan na ako ni William at pinaupo pabalik sa sofa. Hindi pa nga ako nakaka-recover sa kanyang ginawa. Napasinghap na lamang ako nang bigla niya akong halikan sa labi. Napahawak ako sa kanyang balikat at napapikit. Sobrang galing niyang humalik kaya't nasasabayan ko siya. Kaso halos madismaya ako nang humiwalay siya. Gusto mo ba? Mapanghamon niyang tanong. Oo. Pumungay rin ang mata ko at parang nasasabik agad sa kanya. Gusto ko. Then, let's go.
Wag dito. At hinatak niya akong palabas ng bar at sumakay kami sa kotse. Itinuro ko agad sa kanya ang lokasyon ng kondo ko at nang nasa elevator pa lang kami. Inatake niya agad ako ng kanyang nakakapanabik na halik. Halos subaran na nga niya ako pero mabuti't bumukas ang elevator at agad niya akong hinatak patungo sa unit ko. Huwag kang mag-isip ng iba, Millicent. Ako ang kasama mo ngayon kaya't kalimutan mong lalaking nanloko sa'yo. Ani William nang nasa kama na kami. Are you sure about this? Tumango ako. Oo. Kinagat ko ang labi ko. Kahit lasing ako, alam ko naman ang ginagawa ko. Si William to, hindi si Luke. Sigurado ako, William. At napapikit ako nang simula niyang haguri ng katawan ko habang siya'y nakahalik sa akin. Narinig ko ang pagtunog ng phone ko sa side table. Hinayaan ko lang itong magring habang ginagawa namin ang bagay na parehong nagpapainit sa amin. Wala akong ibang ginawa kung hindi ang lumiyad. Sumigaw sa sakit. Umungol sa sarap at sambitin ang kanyang pangalan. Imbis na ang kaberhinan ko ay ibinigay ko sana sa nagbabirthday ngayon na si Luke, naibigay ko ito sa isang estranghero na si William. Halos hindi ako makabangon sa kama pagising ko. Sobrang sakit ng ulo ko dahil may hangover. Masakit din ang katawan ko. Mas lalo naman ang gitnang parte ko na ilang beses inararo ng katabi ko na ngayon ay mahimbing ang tulog. Sobrang lamig ng pakiramdam ko. Siguro ay dahil umaga na't naalala ko muli ang nangyari kagabi. I was a mistress by accident. Aksidente yon dahil hindi ko alam na may asawa na siya. At tama lang din siguro na hindi ako bumigay agad dahil baka mas doble pang maging kasalanan ko kung makikipagtalik ako sa isang lalaking may asawa na. Tinignan ko ang phone ko na nasa side table. Kinuha ko ito at nakita ang 24 missed calls galing kay Luke. Umismid ako't napailing. Nakita ko rin ang mga messages niya at isa-isa ko itong binasa. From Luke. Millicent, mag-usap tayo. Millicent, let me explain. Sagutin mong tawag ko. Marami pa siyang messages sa akin ngunit ang panghuli ang nagpakuha ng atensyon ko. Bagong message ito na siyang nagpalaki sa aking mga mata. From Luke. Pupunta ako sa kondo. Mag-usap tayo ng maayos. Bumilis ang tibok ng puso ko sa hindi malamang dahilan. Para akong nag-guilty dahil may nakasiping akong iba. Ngunit agad din akong kumalma nang mapagtanto ko na wala namang mali sa ginawa ko. Hiwalay na kami ni Luke dahil may asawa siya. Kaya hindi dapat ako makonsensya. Dapat makita niya ang karma niya. Huminga ako ng malalim at ibinalik ang phone sa side table. Lumapit ako kay William at mahina siyang niyugyog. William! Unti-unti siyang nagmulat. Umawang ang labi niya na ako ang bumungad sa kanya. Bakit? Pupunta si Luke dito. Wika ko. Aalis na ako? Bakit ka aalis? Tinaasan ko siya ng kilay. Mas maganda kung maaabutan niya tayong dalawa rito. Bumangon siya paupo kaya't nalaglag ang nakatakip na kumot sa kanyang pangibabaw na katawan. Ngumisi siya at inilapit ang sarili sa akin. Are you sure? Inayos niya ang buhok ko. Hindi ko akalain na virgin ka pa pala at sa akin mo pa ibinigay. Umirap ako. Whatever. Sumeryoso siya. Masakit ba? Malamang. Pumula ang pisngi ko. Hindi mo kasi ako dinahandahan. Papatayin mo yata ako eh. I'm sorry. Medyo nag-aalala siya. Hindi mo naman kasi sinabi sa akin na wala ka pa palang experience. Narinig namin pareho ang pagkalabog ng pinto sa sala ng unit ko. Open the door, Millicent. Mag-usap tayo, please. Napasinghap ako nang marinig ang boses ni Luke. Nagkatinginan kami ni William at bago pa man ako makapagsalita, agad niya akong siniil ng halik sa labi. Pumikit ako't sumunod sa kanya. Nadala ako sa kanyang halik kaya't hindi namin namalaya na nakapasok na pala si Luke sa unit. At agresibong binuksan ang kwarto kung saan nadatnan niya kaming naghahalikan. Millicent! Humiwalay ang labi ni William sa akin at nilingon ng kanyang kapatid.
Kita ko ang gulat sa mga mata ni Luke nang makita kung sinong kasama ko. Anong ginagawa mo rito, Luke? Malamig kong tanong. Millicent, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Nakikipaghalikan. Nakipagtalik sa lalaking walang asawa. Sarkastiko kong sabi. Hindi mo ba nakikita? Parehas kaming nasa kama. Luke, ani William sabay ngisi. It's nice to see you again. Hayop ka! At napatili ako ng sinugod ng suntok ni Luke si William sa mukha. Agad akong bumaba sa kama. Mabutit may damit na ako kaya't napalayo ako. Hindi naman nagpatalo si William at sinuntok din pabalik si Luke na natumba sa sahig. Luke! Asik ko! May asawa ka na! Kaya wala kang karapatang magalit! Kagabi sinabi ko ng lahat ng nararamdaman ko. Hindi ako makapapayag na kabit ako. Kaya tigilan mo na ako at bumalik ka na sa asawa mo. William! Pinunasan ni Luke ang dugo sa gilid ng kanyang labi at tiningala si William na sobrang kuyom na ang kamao. Eto ba? Eto bang paghihigante mo, ha? Dahil sa akin napunta si Christine, susulutin mo rin ang babae ko? Napasinghap ako. Babae niya? Sira ulo pala itong talaga eh. Agad kong kinuha ang unan at pinagpapalo si Luke sa sobrang galit. Hayop ka! Babae talaga? Manluloko ka talaga? Ang landi mong lalaki! Gurang! Agad kong hinila si William palayo kay Luke. Millicent! Tumingin si Luke sa akin. Kita ko na nasasaktan siya. Bakit ba hindi ka makapaghintay? Hihiwalayan ko naman ang asawa ko. Hindi lang kita maimbitahan sa birthday ko dahil makikilala ka nila. Hindi mo ko naiintindihan eh. Akala ko matalino ka, Luke. Nangilid na ang luha sa aking mga mata. Ganyan pala yung mindset mo? Akala ko mabuti kang tao. Akala ko... ikaw na talaga ang para sa akin pero ginawa mo akong babae mo. Kabit mo! Hindi ko yun matatanggap kaya hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko kagabi. At sa nakita mo ngayon? Oo, hindi ko rin pinagsisisihan. May nangyari sa amin ng kapatid mo at wala kang karapatang magalit. Dahil hindi naman talaga ikaw naging akin. Pagmamay-ari ka na ng iba. Kaya't doon ka na sa kanya. Kita ko ang pagtangis ng kanyang bagang. Malamig niya akong tinignan. Matapos ang lahat ng ibinigay ko? Ganito ang isusukli mo sa akin? Sinabi ko ba na bigyan mo ako noon? Gigil kong sabi. Hindi ako nanghingi sa'yo para lang magkaroon ako ng utang na loob. At dahil wala na tayo, huwag kang mag-alala. Wala naman akong dadalhin eh. Lalo na kung ang nagbigay galing sa lalaking may asawa na. Aalis na ako rito, Luke. Kaya sana ikaw, magpakatino ka na. Magbago ka na. Hindi lang akong nasaktan mo, pati na rin yung asawa mo. Sa inis ko, pinalo ko uli siya ng unan bago ako lumabas sa kwarto. Kahit medyo masakit ang aking katawan, nagawa ko pa rin lumabas ng unit. William's point of view. This is your fault, William. Malamig na wika ni Luke at tumayo mula sa pagkakaupo. Bumalik ka rito para guluhin ang buhay ko. Nakapamulsa ako at malamig ko siyang tinignan. You just ruined yourself, Luke. Hindi ako. Lalabas na sana ako sa kwarto para sana habulin si Millicent. Kaso nahawakan ako ng kapatid ko sa braso. Nagkatinginan kami. Huwag si Millicent. Akin siya. William! Ako ang nakakita sa kanya kaya akin siya. Hindi ako makapaniwala sa kapatid ko. Mukha na siyang baliw ngayon. May asawa ka na, Luke. Kaya ka umalis dahil galit ka sa akin, hindi ba? Dahil pinakasalan ko si Christine na siyang mahal na mahal mo. At alam ko, si Christine gusto ka rin niya. Nagawa niya lang akong pakasalan dahil sa pamilya natin pero ikaw ang gusto niya. Hihiwalayan ko si Christine para sa'yo. Basta't huwag mong hawakan si Millicent. Matalim ko siyang tinignan. Luke, may nangyari na sa amin ni Millicent.
At wala na akong pakialam kay Christine dahil 3 taon nang nakakalipas. Hindi rin ako papayag sa gusto mo dahil panigurado ako na magbubunga ang ginawa namin kagabi. Kaya ikaw, umatras ka na lang at hayaan na si Millicent sa buhay niya. That girl doesn't deserve you. Gaya ng sabi niya kagabi sa birthday mo, hindi pang kabit level ang mukha niya. Hmm? Mahina ako siyang itinulak. Kung gusto mong hindi na tayo maglalaban, ayusin mo na ang buhay mo. At saka ako siya iniwan at nagmamadaling lumabas upang maabutan ko pa si Millicent. Nakita ko siyang tulala sa may tapat ng elevator kaya agad ko siyang nilapitan at niyakap galing sa likod. William! Let's go to my place. Bulong ko sa kanyang tenga. Doon ka natitira simula ngayon. Ha? Namilog ang mata niya at agad akong hinarap. Bakit? Silly, may nangyari na sa atin. Ibig sabihin, girlfriend na kita. Seryoso kung sabit hinawakan ng kanyang baba. At hindi pwedeng hindi kita maging girlfriend, Millicent. Nang bumukas ang pinto ng elevator, hinata ko siya at nang pumasok, agad ko siyang niyakap at hinalikan sa noo. Dinala ko siya sa condo unit ko. Kumpara sa condo na bigay ni Luke sa kanya, mas malaki itong sa akin. Hindi ako umuwi sa amin mula nang umuwi ako galing States. Hindi naman kasi maayos ang relasyon namin ni Luke, lalo na ng mga magulang namin na dati pa itutol na sa pagre-rebelde ko. Ngayon may sarili na akong pangalan at negosyo. Kalaban ko si Luke. Siya ang isa sa kakumpetensya ko. Dito na talaga ako titira? Tanong niya sa akin. Eh hindi naman porket may nangyari na sa atin ay... Eh papaano kung mabuntis ka? Pagputol ko sa kanya. Natulala siya saglit sa tanong ko. Hindi pwedeng tatakbuhan mo ako, Millicent. Tayong dalawa ang gumawa. Uminit ang pisngi niya. Pero kasi, ang pangit kasing tignan. Kabit ako ng kuya mo. Does it matter? Lumapit ako sa kanya at hinawakan ng kanyang mukha. Sa akin mo naman ibinigay ang iniingatan mo. You're pure when we did it. At ayoko na basta-basta ka nilang iwan matapos kong makuha yon. I wanna be your boyfriend. Wala akong pakialam kung naging kabit ka ng kapatid ko. I'll make sure na magugustuhan mo rin ako. Mas malalim pa kaysa sa kapatid ko. Hindi naman siguro ako mabubuntis. Anya sa akin. At paano mo naman nasabi yon? Umangat ang sulok ng labi ko. Pinasok ko lahat. Walang natira. Pasok na pasok lahat. Namula siya't mahina akong hinampas. Nakakahiya ka. Hinawakan kong kamay niyang pinanghampas niya sa akin. Alam kong hindi mo pa ako masyadong kilala kaya kita dinala rito. Kasi gusto pa kitang mas makilala pa. Alam ko rin pangit ang naging simula natin pero trust me when I say, I'll take good care of you and your heart. Hindi ko ipararamdam sa iyo ang pinaramdam ng aking kapatid. Okay? Tumango siya at niyakap ko siya ng mahigpit. Nasaktan ako dahil sa panluloko ni Christine sa akin noon. Habang kami, pasekreto rin silang nagkikita ni Luke noon. She gave herself to him. Saksi ako sa kadugyutan nila. Dahil may nangyari sa kanila, sila ang ipinakasal ng pamilya ko imbis na ako. I was hurt. Hindi ko kaya na ang babaeng iniingatan ko dati ay nagpakatanga sa iba. Kaya umalis ako na bansa upang buuin ang sarili ko. And now that I'm back, may bago na akong babae na iingatan. And I'll do anything para hindi na muling maulit ang nakaraan. Millicent's point of view. Hindi na muli akong ginambala pa ni Luke. Kahit masakit sa akin ang ginawa niya, nagawa ko pa rin maging positive sa buhay dahil na rin sa bagong kasama ko. Ewan ko ba kung seryoso siya sa sinabi niya na boyfriend ko na siya. Pero hinayaan ko siya dahil mabuting lalaki siya sa akin. Hindi na muling naulit ang nangyari dahil may respeto siya sa akin. Sa katunayan, alagang-alaga niya pa nga ako eh. Bagay na hindi nagawa ni Luke sa akin dahil busy siya. Pero ang totoo, naroroon siya sa asawa niya. Hindi na ako bumalik sa trabaho ko sa bar. Baka kasi pagchichismisan lang ako doon dahil sa ginawa ko ng birthday ni Luke. Naroroon pa naman si Fiona at ang boss namin kaya't
Alam ko na nasaksihan nila yon. Busy rin naman tong si William, ngunit dito sa kondo lamang siya nagtatrabaho. Kaya kapag may trabaho siya, hinahandaan ko siya ng merienda at iba pa. Komportable ako sa kanya. Ewan ko kung bakit. Kahit siyang nakakuha sa virginity ko, hindi man lang ako nakaramdam ng pagkailang. Gusto mo bang gumala tayo? Nagulat ako sa tanong niya nang lapagan ko siya ng pagkain sa kanyang working table. Ha? 2 linggo ka na sa kondo. I'm sorry kung naging busy ako. Iiwan ko na muna ito. San mo gustong gumala? Napakurap-kurap ako. Gusto mong gumala? Gusto ko ngang gumala. Sambit niya't hinawa kanya ang kamay ko. Eh ikaw, gusto mo? Nakagat kong ibabang labi ko. Medyo nahiya ako. Oo, pero maaga pa ngayon eh. Mas maganda sa gabi. Umangat ang kilay niya. Ha? Bakit? May tinataguan ka ba? Napasinghap ako't agad umiling. Wala no. Nanliit ang mata niya. Sa gabi ka ba pinapasyal ni Luke? Natahimik ako. Bumuntong hininga naman siya. Ngayon tayo gagala. Magde-date tayo, Millicent. Kaya maghanda ka na. Hinalikan niya ang kamay ko bago niya ito binitawan at nagpatuloy sa pagtitipa sa kanyang laptop. Wala sa sariling napangiti ako at agad umalis para maghanda para sa date naming dalawa. Dinala niya ako sa mall. First time kong gumala na may kasamang lalaki at magkahawak pa ang aming kamay. Hindi na nga kumakalma itong puso ko at pinagpapawisan pa ang aking kamay, kaya medyo nakakahiya. Ngunit hindi naman niya ako binibitawan. Mas hinigpitan pa nga niya ang pagkakahawak sa akin. Bukod doon, masyado siyang matangkad, kaya't kinakailangan ko pang tumingala para lang malingon siya. Nasubukan mo na bang magsine? Hindi pa. Tumikim ako. Gusto mo bang manood? Bibili tayo ng tiket. Ikaw ang bahala. William, wala akong alam sa ganitong bagay. Pasensya na. Pagsasabi ko ng totoo. Yung date kasi namin ni Luke noon, kumakain lang sa mamahaling restaurant. Malayo pa sa bayan na ito. Alright, manonood tayo ng movie. At marahan niya akong dinala patungo sa sinihan. Romantic comedy ang pinanood namin sa sinihan at umalingaw-ngaw ang tawa ko dahil tatanga-tangang bida sa palabas. At kapag kilig naman, natatahimik ako dahil inaakbayan ako ni William. Tinago kong ngiti ko. Ayokong mahalataan niya na nagugustuhan ko ang ginagawa niya. Matapos naming magsine, nagtungo kami sa arcade. Para tayong mga bata. Tayo lang ang malalaki rito ah. Tumawa ko. Para sa mga bata lang ba to? Gumisis siya at pinakita sa akin ang bola. Kapag na-shoot ko lahat, tatawagin mo ko sa endearment natin ah. Ha? Diba kapag mag-jowa may endearment? Ayokong tawagin mo ko sa pangalan lang, Millicent. At ganun din ako. Ayokong tawagin kita sa pangalan mo. Boyfriend na talaga kita? Okay lang sa'yo? Seryoso niya akong tinignan. Oo, boyfriend mo na ako. Sa'yo na ako. At ganun ka rin. Akin ka na. Lumapit siya sa akin at ninakawan ng halik sa labi bago nag-shoot ng bola. Natulala ako sa kanyang ginawa at hindi na malaya na natapos na niya ang kanyang pag-shoot. Shish! Perfect score! Ngiting aso na siya ngayon. O ano? Tatawagin na ba kita sa endearment natin? Napalunok ako. Ano bang endearment natin? Lumapit siya sa akin at hinapit niya ang aking bewang. Halos manindig ang balahibo ko nang ibinulong niya ito. Baby! Medyo paus niya na pagkakabulong. Let's call each other baby. Nang tignan niya ako, ngumiti na siya sa akin kaya't wala sa sariling napangiti ako. Baby! Good! Dinilaan niya ang kanyang ibabang labi. Tara na, maglalaro pa tayo ng iba. Bukod sa pagsushoot ng bola, nagtungo rin kami sa isang machine. Doon ay ilang beses ang kanyang tinangka para lang makakuha ng stuffed toy na gusto ko. Halos sirain nga niya ang machine sa inis.
Natatawa na lamang ako sa kanya at naaawa dahil mukhang seryoso talaga siya. Tama na yan, pwede naman tayong bumili. No, I'm sure I'll get this. Determinado niyang sabi at sumubok muli. Matapos ang halos 50 attempts, nakuha niya na rin ang stuffed toy at ibinigay niya sa akin. Salamat! Pinagpawisan ako dun ah. Natawa ko at niyakap ang bigay niya. Masaya ang puso ko. Sa simpleng date na ito, napasaya niya ako talaga. Talagang iba si William sa kapatid niya at sa katunayan. Nagugustuhan ko ito. Gustong gusto ko ito. Yung hindi tinatago. Matapos ang arcade, dinala ko ni William sa mamahaling restaurant. Tanghaling tapat na noon. Bukod sa amin ay meron din kumakain ng mga sosyal na kagaya ni William. What do you want, baby? Namula agad ako sa tanong niya. Tumikim ako. Pwede bang ikaw na lang ang pumili? Wala akong alam sa mga ganito eh. Alright, baby. Nagtawag siya ng waiter at sinabi ang order namin. Habang ginagawa niya yun, pasimple naman akong sumilip sa phone. Oh, William, you're here! Isang matigas na English ang aking narinig mula sa isang babae na nagpaangat sa aking tingin. Nakita ko siya na nakatingin na kay William. Mukhang magkakilala sila. Daisy, you're here too. I'm with my family. Ikaw, you're with... Natigilan ng babae nang makita ko. Wait, you're familiar? Bigla akong kinabahan. Oh my gosh! Ikaw ba yung babae sa birthday ni Luke? Yung kabit? Sumikip ang dibdib ko't nakaramdam ng hiya. Shit, nakakahiya pala yun. Bakit mo siya kasama, William? She's my girlfriend. Simpleng sambit ni William kaya't napatingin ako sa kanya. Seryoso siya sa kanyang sinasabi. Oh my gosh, are you crazy, William? Yes, I'm crazy. Now leave us alone, Daisy. Pag alis ng Daisy, nag-aalala akong tinignan ni William. Are you alright? Gusto mo lumipat tayo ng restaurant? Nakakahiya pala yung ginawa ko. Natawa na lamang ako. Sikat na yata ako eh. Don't laugh. It's not funny. Bakit mo ba kasi sinabi na girlfriend mo ako? Mapapasama ka patuloy. Girlfriend naman talaga kita. Magkakaanak na nga tayo eh. Ha? Huh? Gulantang ko siyang tinignan. Anong ibig mo sabihin? Umisi siya ng nakakaloko. Hindi ako gumamit ng kondom nung una natin. Hindi ka rin nagpipills kaya next month, alam kong buntis ka na. Magsasalita na sana ako ngunit nagpatuloy siya. Huwag kang mag-alala. Kapag nangyari yun, hindi lang ako magiging mabuting boyfriend sa'yo. Magiging mabuting daddy rin ako sa magiging anak natin. Pagkatapos mong manganak, posibleng pakakasalan na kita. Hindi ako nakapagsalita sa kanyang mga sinabi. Para kasing hindi totoo. Kay bago-bago pa namin pero ang layo na ng pananaw niya sa aming dalawa. Para bang nakikita niya na ako sa future niya. Sigurado ka ba, William? Paano kung hindi ako mabuntis? Sumeryoso ang kanyang mukha. O edi ulit-ulitin natin yung gagawin hanggang sa mabuntis ka. Namula ang mukha ko sa sinabi niya dahil narinig ito ng iba. Mabuti na lang at dumating na ang order ng pagkain kaya't hindi na ulit nadugtungan ang topic na yon. Masayang masaya ako. Hindi nga ako makapaniwala na kayang ungusan ni William ang nararamdaman ko para kay Luke. Parang sa isang iglap, nawala na lang ito at naibaling na lang sa kanya ang atensyon ko. Lumipas ang isang buwan. Nasanay na ako kay William. Nasanay na ako na may good morning kiss sa kanya. May handa ng agahan para sa aming dalawa at halik bago siya magtrabaho sa small office niya rito sa condo. Wala na rin akong balita patungkol kay Luke at wala na rin naman akong pakialam sa kanya. Guminhawa na rin ang puso ko kasi napunta na rin ako sa taong walang asawa. Yun nga lang eh, kapatid niya. Baby, pwede patimpla ako ng kape? Paglalambing ni William sa akin at niyakap ako mula sa likod. Dalhin mo sa office ko ah. Yes, baby. Ganyan nga. Hinalikan niya ako sa pisngi bago masayang nagtungo sa opisina niya.
Napailing na lang ako at nagtungo sa kitchen para pagtimplahan siya ng kape. Mukhang buong magdamag magtatrabaho kaya't nag-request na ng kape sa umaga. Kaso, sa gitna ng pagtitimpla ko, bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. Parang naduduwal ako. Nasagi ko pang mag na tinitimplahan ko ng kape dahil sa pagtakbo ko kaya't nabasag ito't gumawa ng ingay sa sahig. Dumiretso ako sa banyo at doon, sinuka ko lahat pati ang kinain ko kagabi sa inidoro. Lumuluha ako habang sumusuka. Ano nangyayari sa akin? Baby, what's wrong? Lumapit agad si William sa akin at pinaharap ako sa kanya. Kita kong pag-aalala sa kanyang mukha. Sumuka ako eh. Anikot medyo naghahabol ng hininga. Pasensya na, nabasag ko yung mug. Hindi ko alam kung ano bang nangyayari. Sumuka na lang akong bigla. Magtungo tayo sa ospital, baka kung ano na yan. Baka may nakain lang ako kagabi. Hindi naman siguro kailangan sa ospital. No. Hinawakan niya ang mukha ko. Baka buntis ka kaya ka sumuka. Gusto kong siguraduhin. Napalunok ako. O sige. Pinunasan niya ang luha ko gamit ang kanyang kamay at inalalayan na makatayo. Nagtungo kami sa ospital upang magpa-check up. At kumpirmado nga, buntis nga ako. Woo! Napasigaw si William sa sobrang saya dahil sa anunsyo ng doktor. At agad akong niyakap. Magiging daddy na ako! Woo! Thank you, baby! Thank you, Lord! Napangiti ako ng malakit, sinuklian rin siya ng yakap. William's point of view. Mula nang mabuntis si Millicent, naging maingat na ako sa kanya. Hindi rin kasi madali ang magbuntis kaya't narito ako palagi sa tabi niya. Parang dati lang ay pangarap namin to ni Christine nung kami pa. Plano naming magpakasal at magkaroon ng anak. Akala ko, hindi na yun mangyayari mula nang magtaksil siya at pinakasalan ng kapatid ko. Pero nangyari pa rin. Ngunit sa ibang babae na, kay Millicent na. Nasa isip ko na talaga noon agawin ang babaeng kinahuhumalingan ni Luke na siyang tinatago niya sa asawa niya. At mukhang nangyari na nga at hindi ako nagsisisi. Kasi si Millicent, hindi deserve na maging kabit. Deserve niya ang dalhin sa altar. Ano to, William? Halos hindi alam ni Millicent ang kanyang gagawin nang bigla akong ipinakita sa kanya ang isang singsing. Tatlong buwan na pala ang kanyang tiyan at payapa naman ang buhay namin. Malayo sa pamilya ko. Bakit ka may pasingsing? I told you, pakakasalan kita. Seryoso kong sabi, sabay kuha sa kamay niya. Binili ko to nung nag-out of the country ako. Suutin mo to. Engagement ring na natin to. Ang ganda! Mangha niyang sabi habang sinusuot sa kanyang daliri ang singsing na gawa pa sa perlas. Saktang-sakto sa akin. Matapos kong isuot sa kanya, hinalikan ko ang kanyang kamay at mapungay siyang tinignan. I love you, Millicent. Natigilan siya kaya't inulit ko. I love you. Sinabi ko lang ang nararamdaman ko. Hindi mo kailangang sumukli agad. I love you too. Pumula ang kanyang pisngi. Nasuklian ko na. Natawa na lamang ako saka ko siya siniil ng halik sa labi. Hindi ko naman itinatago si Millicent. Sa katunayan ay lumalabas kami palagi kapag nag-grocery na magkahawak kamay habang lumalaki ang kanyang tiyan. Kaya't hindi na ako nagtataka na biglang tumawag ang mama sa akin. Hello? Sinulyapan ko si Millicent na masayang pumipili sa mga produktong nakadisplay. Nagpaalam ako saglit sa kanya para sagutin ang tawag na ito. Mula nang bumalik ka sa Pilipinas, hindi ka man lang tumuntong sa bahay namin. Mas inuna mo pa ang makipagbahay-bahayan sa isang babae. At kabit pa ng kapatid mo. Umigting ang pangako sa narinig. Yan lang bang dahilan kung bakit ka tumawag? May chismis na nakarating? Oo, at buntis daw yung babaeng yan. Sino nga ma? Si Luke? Bakit naman si Luke ang magiging ama? Ako naman ang kasama. Kung wala ka ng magandang sasabihin, ibababa ko na ang tawag na ito at atupagin mo ang favorite son mo. You are being disrespectful, anak. Kahit may alitan tayong pamilya, magulang mo pa rin ako. Tumawag ako kasi gusto kong dalhin mo ang babaeng yan dito.
She's my girlfriend, Mama. Oo, girlfriend mo, dalhin mo siya rito. At anong gagawin mo? Ipahihiya mo? Hindi ako tatapak dyan kung hindi mo mabibigyan ng respeto ang girlfriend ko. We will try our best na mabibigyan siya ng respeto. Just come here. Okay. At ibinaba ko na ang tawag. Bumalik na ako kay Millicent. Nakapili ka na ba? Umuso siya. Ang hirap pumili. Bumuntong hininga ako. Hindi tayo uuwi sa kondo ngayon. Pupunta tayo sa bahay ng magulang ko. Ayos lang ba sa'yo? Napatingin siya sa akin. Ha? My parents wants to see us. Ano? Gusto mo ba? Hindi tayo pupunta kung ayaw mo. Bakit naman hindi? Gumiti siya sa akin. Pupunta tayo. Kung ano man ang sasabihin nila sa akin, ilalabas ko na lang sa tenga ko. Tinignan ko siya ng mabuti. Oo nga, ayos lang sa akin. Ang mabuti pa, bumili tayo ng ireregalo natin sa parents mo. Hinawakan niyang palapusuhan ko. Tara na! Wine ang binili namin bago kami bumiyahe patungo sa bahay nila Mama at Papa. Sa katunayan ay ayoko na talaga doon mula nang pinagpilitan nilang ikasal si Christine kay Luke. Na mas pabor sila kay Kuya na inagaw ang jowa ko kaysa sa akin. Kaya ngayon, muli ako makakaapak. Ngayon lang muli ako makakalapit sa kanila dahil nung birthday ni Luke, hindi ko naman sila nilapitan. Pagdating namin sa parking lot, hinawakan kong kamay ni Millicent bago kami pumasok sa bahay ng pamilya ko. Unang sumalubong ang mga kasambahay at isinama nila kami patungo sa sala kung nasaan naroroon sila Mama at Papa. At ang mas kinagulat ko ay sina Christine at Luke. Humigpit ang hawak ko kay Millicent at tumigil. William! Emosyonal na wika ni Mama at lumapit sa akin para yakapin ako. Wala na sa kanyang tingin ko dahil tumagus ito patungo kay Luke na nakatingin na sa amin. Lalo na sa kasama ko na halata ng tiyan. Nang kumala si Mama sa yakap, unti-unti niyang binalingan si Millicent. Ma, agad kong wika bago pa man siya makapagsalita. Narito na kami. Sana, payapa ang pagpunta namin dito. Ayoko ng gulo. Of course. Pilit na ngumiti si Mama kay Millicent bago niya kami niyaya na magtungo sa dining area. Sobrang tahimik ng pagkain namin ng dinner. Kung hindi lang nagsalita si Papa ay baka wala talagang mangyayari. Iha, ilang buwan ang tiyan mo? Napaangat ng tingin si Millicent kay Papa. Tatlong buwan na po. Ha? Sigurado ka ba na kay William yan? Baka anak ng asawa ko yan ah. Lahat kami napatingin kay Christine na ngayon ay nakatingin na sa akin. Umigting ang pangako. Pwede mo namang tanungin ng asawa mo, Christine, kung anong nadatnan niya noong nagtungo siya sa kondo ni Millicent. Inis akong umisi. Hindi naman siguro magsisinungaling ang manluloko mong asawa. Kita kong pagkuyom ng kamao niya. Alam mo ba kung anong ginagawa mo, William? Si Mama na hindi na nakatiis. Babae siya ni Luke? Ano na lang ang iisipin ng mga tao? Magsasalita na sana ako ngunit naunahan ako ni Millicent. Hindi ko ho alam na may asawa si Luke. Ani Millicent. Tatlong buwan lang po ang relasyon namin, ma'am. Kung una pa lang ay alam ko na may asawa si Luke, hindi ko naman siya papatulan. Ah, so kaya pala si William na ngayon ang pinapatulan mo. Ang kapatid niya. Singit ni Christine. Shut up, Christine. Asik ko sabay tingin kay Luke na tahimik lang. William, you're better than this. Alam ko na nagalit ka dahil ang kapatid mo ang pinakasalan ni Christine pero... I don't care about that anymore, Mama. Matagal nang wala sa akin yun. All I care today is my girlfriend and our baby. Kung nandito lang kami para insultuhin at pangaralan nyo, bakit hindi mo yan gawin sa paborito mong anak? He cheated. Nandamay pa ng inosenteng babae. Kaya siguro patagal ng patagal, hindi umuusad ang negosyo nyo dahil sa kalokohan niya sa buhay. Napatayo ang kapatid ko sa sinabi ko. Anong sinabi mo? Napatayo na rin ako. Keep messing with me, brother.
Magkapatid man tayo pero pagdating sa negosyo, walang kapatid-kapatid doon. Anak! Mama! Tinignan ko siya. Nandito lang ako bilang respeto sa sinabi mo dahil gusto mo nga akong makita muli. But you can't do anything about my decision. Wala akong pakialam kung anong tingin ng ibang tao sa akin. Kung sinulot ko ang babaeng to galing kay kuya, abay mabuti. Hindi naman sa kanya si Millicent. Dahil may asawa siyang tao. At hindi deserve ni Millicent ang ginagawang kabit. Kung ayaw niyo sa kanya, bahala na kayo sa mga buhay niyo. Pinatayo ko na si Millicent na ngayon ay hindi na mapakali. Hinawakan ko siya ng marahan sa braso. Let's go, baby. Hindi dapat tayo nandito. William! Hindi ko na nilingon pa ang pamilya ko at umalis na kasama ang buntis kong si Millicent. Pagdating namin sa loob ng sasakyan, ay saka ko siya niyakap ng mahigpit. Hinaplos niya ang buhok ko. William! Umalis na tayo dito, Millicent. Sumama ka sa akin sa Amerika. Ha? Kumalas ako sa yakap at seryoso siyang tinignan. Umalis na tayo dito sa Pilipinas. Dadalhin kita sa Amerika. Doon tayo bubuo ng pamilya, Millicent. William, nabibigla ka lang. Huwag kang magpadalos-talos. Wala naman talaga akong balak manatili ng matagal dito eh. Umiling siya. I just went here in the Philippines para sa kaarawan ni Luke noon. Pero nang dahil sa iyo nagawa akong magtagal dito. Ayoko rito, Millicent. Sumama ka na sa akin, please. Kayo ni baby. Nakita kong nangilid ang luha sa kanyang mga mata kaya pinalis ko ito gamit ang aking kamay. Oo naman. Sasama ko sa iyo, William. Millicent's point of view. Seryoso nga si William na isasama niya ako sa States. Nagsimula na nga niyang asikasuhin ang aking mga papeles. Kahit low-key. Maraming pera din naman kasi itong si William. Dala ng kanyang negosyo sa ibang bansa. At dahil busy ang aking nobyo, ako lang mag-isang nag-grocery kasama ang aking tiyan na apat na buwan na ang laki. Gusto ni William na may bodyguard ako pero masyado akong nauuwian sa kanya. At ipinaglaban talaga na huwag na dahil baka mas makakuha pa yun ng atensyon ng mga tao. Eh hindi naman ako artista. Masaya rin namang mag-grocery mag-isi. Hindi ka pressured sa oras. Tamang tulak lang sa cart at pipili ng mga gustong bilhin. Mag-isa ka lang yata, Miss Millicent? Natigilan ako sa paglalagay sa cart nang marinig ko ang boses na yon. Pag-angat ko ng tingin, ang asawa ni Luke ang nakita ko, si Christine. Oo, may naasikaso kasi si William kaya ako lang mag-isa. Sagot ko sabay iwas ng tingin. Kung ganun eh, maaari ba kita makausap? Napatingin ako sa kanya. Anong pag-uusapan natin? Malalaman mo lang kung sasama ka sa akin. Punta tayo sa isang restaurant. Treat ko na rin ang lunch mo para may oras tayo mag-usap. Bumuntong hininga ako. Wala akong... Hindi naman kita sasaktan kung yan ang iniisip mo. Kasi kung gusto talaga kitang saktan, dahil kabit ka ng asawa ko, matagal ko na sana yung ginawa. Ngumiti siya sa akin. So, babayaran ko lang muna itong mga pinamili ko. Anikot itinulak na ang cart patungo sa counter. Pumayag ako na makipag-usap sa kanya upang walang gulo. Hindi ko rin naman nakausap ng maayos ang asawa nilo kaya eto na rin siguro ang pagkakataon ko. Nagtungo kami sa restaurant na parte lang din ng mall. Malapit sa may bintana kami umupo at siyang nag-order para sa aming dalawa. Anong pag-uusapan natin? Tanong ko sa kanya. Tungkol ba to sa nakaraan? Huminga siya ng malalim. Hindi. Kumunot ang noo ko. Ha? Alam mo naman na ex ko si William, hindi ba? Siguro na ikwento na niya sa'yo yun? Hindi ako nagsalita. Hindi ko mahal si Luke. Pag-amin niya na bahagyang ikinagulat ko. Naikasal lang kami dahil sa isang pagkakamali. May nangyari sa aming dalawa at nasaksihan niyo ni William noong boyfriend ko pa siya. I admit na nagkamali ako pero hindi ko ginusto na maikasal kay Luke. Pero wala akong magawa dahil sa pamilya niya. Nagusto agad ipakasal kami dahil may nangyari na. Hindi naman ako galit na may iba si Luke eh. Pero hindi ko alam na may babae pala talaga siya samantalang ako.
Parang tanga lang na naghihintay kay William na umuwi rito sa Pilipinas. So anong gusto mong iparating? Kung walang asawa si Luke, sigurado naman ako na sa kanya ka lang din titingin, hindi ba? Hindi kay William. Napagdesisyonan namin na maghiwalay upang makuha namin ang totoong gusto namin. Si Luke sa'yo at ako kay William. Don't worry, nag-usap na kami ni Luke dito. And he's willing to be the father of your child. Umalingaw-ngaw agad ang sampal galing sa aking palad patungo sa pisngi ni Christine. Napatingin sa amin ang ibang customer. Si Christine ay hindi makapaniwala sa aking ginawa. Sino kayo para magdesisyon? Hindi ko maiwasan na magtaas ang boses. Walang ibang ama itong anak ko kung hindi si William. Wala akong pake sa issue niyong mag-asawa. Maghiwalay kayo kung maghihiwalay kayo. Wala na akong pakialam doon. Umigting ang panga niya. Mahal ako ni William. I am sure of it. Alam ko na ako lang ang mahal niya. At ikaw? Ginamit ka lang niya para makipaghiganti sa akin. Eh di siya na yung kausapin mo. Asi ko. San mo ba nilagay ang utak mo? Sa pechay mo? Mahal ka naman pala eh. O eh di ikaw ang kumausap. Lumalabas talaga ang pagiging squammy mo ano? No wonder. Hanggang kabit level ka lang talaga. Wala akong pakialam sa opinion mo ha? Manluloko ka rin naman eh. Hindi porket hindi ako sumang-ayon sa gusto mo. Ganyan ka na. No wonder kaya walang nagtatagal sa'yo eh. May ganyan ka palang pag-uugali. Tumayo na ako. Sakto namang dumating ang pagkain. O eh nandiyan na pala order mo eh. Kumain ka na nang magkauta ka naman. Tumalikod na ako sa kanya matapos kong sabihin yon at nagtungo na sa entrance. Kaso bigla akong nakasalubong si Luke kaya't napaatras ako. Millicent, lalagpasan ko na sana siya nang mahawakan niya ang braso ko. Namilog ang mata ko sa kanyang ginawa. Luke! Mag-usap tayo please. Pagmamakaawa niya. Mahal kita Millicent. Bitawan mo ko. Ani ko. Nakaramdam ako ng takot nang hindi niya ako binibitawan. Luke, ano ba? Mabuti naman at nandito ka na, Luke. Ani Christina, iniwan pa lang kanyang pagkain sa table niya. Ang tagal mo. Nasampal pa ako ng babae mo. Anong pinaplano niyo? Sinubukan kong magpumiglas pero hindi ko magawa. Ngumingsi lang si Christine sa akin. Let's go, Millicent. Aalis na tayo rito. Ipapalaglag natin ang batang nasa tiyan mo. Bumilis ang tibok ng puso ko nang hatakin niya ako palabas ng restaurant. Sisigaw na sana ako ng tulong ngunit hindi ko nagawa dahil bigla na lamang humandusay si Luke sa sahig. Nagsigawan ang mga tao sa nakita at hindi ko namalaya na ibang tao na palang nakahawak sa akin. William! Lumuha ako. Are you okay? Tumango ako at agad siyang niyakap. Sa gilid ng mga mata ko, napatayo naman si Luke at hindi na nakalapit pa dahil hinarangan na siya ng mga lalaki na tingin ko'y kasamahan ni William. William! Nanginginig na sambit ni Christine. Anong... Shut up, Christine. You're desperate. Humanda kayo sa akin. You'll regret this lalo ka na, Luke. Asik ni William at agad akong inilayo ron. Iyak ako ng iyak pagdating sa kondo. Natakot kasi talaga ako kay Luke lalo na nung sinabi niya na ipalalaglag niya ang bata sa sinapupunan ko. Hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Don't worry baby, aalis na rin naman tayo sa Pilipinas eh. No one can hurt you anymore. Mabuti't dumating ka. Paano na lang kung hindi? Baka gagawin ni Luke yun. Ipapalaglag. Sinabi niya yun? Tumango ako. Oo. Sorry kasi lumabas akong mag-isa. Pinilit ko pa kasi. It's fine. Pinalis niya ang luha sa aking mga mata. Huwag kang mag-alala. May kalalagyan din sila. For now, take a rest. Sa susunod na buwan ay aalis na tayo sa bansang to. Hindi biro ang ginawa ni William sa kumpanya ng kapatid niyang si Luke. Nag-pull out ka. Hindi na ito kailanman makakabangon pa kaya't binili ni William ang kumpanya at siya na ang hawak nito, hindi na si Luke.
Bumalik na rin ang sigla ko dahil excited na akong sumakay ng eroplano paalis sa bansang to kasama si William. Hindi ko naman pinangarap ang mag-Amerika dati. Ngunit ngayon, parang gusto ko na agad lumipad. Ngunit bago kami babiyahe patungo Amerika, nagpakasal muna kami ni William sa West at uulitin sa ibang bansa. Kaya naman ngayong aalis na kami, sobrang lapad na ng ngiti ko. Are you excited to live with me, baby? Tanong ni William nang nasa labas ng airport na kami. May uuwi pala ako sa Amerika, hindi lang isa, kung hindi dalawa. Hinaplos niya ang tiyan ko. Excited na ako, William. Lalo na't ikaw ang kasama ko. Kahit san man yan, excited talaga ako. Ani ko sabay hawak sa kanyang balikat. Excited na ako, baby. Gumisi siya't agad akong inakbayan. Mabuti naman kung ganun. Hinalikan niya ako sa noo bago kami pumasok sa airport para umalis na sa bansang ito. I was a mistress by accident. I also met William by accident. But loving him was never an accident. Ito ang nagpapatunay na may second chance pa talaga sa buhay ko, kahit may nagawang pagkakamali. At lahat ng aming nakaraan ay iiwan na namin sa Pilipinas at magbabagong buhay na sa Amerika. Kasama si William at ang magiging anak namin. Wakas!